What is CGNAT? Welcome back mga kabuitek. Our topic for today, ano nga ba ang CGNAT? Kasi ito yung common problem sa internet connection natin na laging issue sa mga subscribers sa mga naglalakihang internet service provider or ISP natin. Meron tayong simpleng paliwanag about dito sa CGNAT. Ang CGNAT, marami kayong gumagamit sa isang public IP kaya nakakaroon ng pagbagal ng internet connection or during peak hours, kumbaga parang 100 users kayo, 1:9 source. So yung effect ng CGNAT, karaniwan na experience ito sa mga subscriber during peak hours. Babagal yung internet browsing at halos di maglo-load yung speed test. At pag kunti pang clients, okay pa naman yung CGNAT, pero pag dumami na yung mga subscriber gumagamit na nag-online na sila during peak hours, dyan na babagal yung internet connection. So grabe yung experience. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin malalaman kung tayo po ay naka CGNAT. Punta po tayo sa startup, tapos search lang natin yung CMD command. Type natin yung 3cert.8.8.8.8. Pag meron po tayong 100 IP series na lalabas, ibig sabihin naka CGNAT po yung connection natin. Nakikita nyo po sa 3cert, meron po tayong 100 IP series. Ang ibig sabihin lang po nito, yung connection po natin ay naka CGNAT. Yung ISP ko pala ngayon ay PLDT. Sa ibang provider, pag merong 10 or 100 IP series, yun po ay CGNAT. Ang tanong po natin ngayon, paano po ba tanggalin yung CGNAT? According to my research, meron nagsasabi na pwede daw ito i-bypass using VPN and portless using Microtech device. Pero wala pang nakapagsabi kung effective nga ba ito dahil wala pa akong nakikita sa group ng Facebook na bumilis yung internet connection gamit yung VPN or portless ng na naka-CGNAT yung connection. At meron ding nagsasabi na itawag lang ito sa customer service ng ating internet service provider ng PLDT na ipatanggal yung CGNAT sa account dahil sobrang bagal ng internet connection. At yung iba naman ay nagsasabi na sabihin lang sa customer service na pwede ito i-refresh yung account para bumilis ulit yung internet connection. Pero based lang po sa aking experience, ginawa ko na po yung tumawag ng customer service sa PLDT at saka sinabi ko na lahat yung sobrang bagal ng internet connection during peak hours. Pero yung sasabihin lang nila sa'yo, i-reset lang yung modem or i-restart lang yung modem para bumilis ulit, pero ganun pa rin yung result, sobrang bagal pa rin during peak hours. Nakakainis po siya kasi nagbabayad po tayo ng tama, malaki pa yung babayaran natin monthly, tapos sobrang bagal po ng internet. So at saka sinabi ko na rin yung refresh yung account para nagbabasakali lang na bumilis yung internet connection. Pero ganun pa rin yung result. Sobrang bagal. Grabe. Aside from that, maswerte pa rin po tayo dahil nakahanap po tayo ng paraan na pwede pala i-remove yung CGNAT. Tawag ka lang ng tawag, huwag susuko. Makakahanap ka rin ng agent na tutulong sa'yo. At yun, tinanggal yung CGNAT natin. Malaking pasasalamat ko sa agent dahil tinulungan niya ako at satisfied na ako ngayon sa internet connection.
nakikita nyo po ngayon, yung speed test po natin, hindi na po siya nag-i-error at sobrang bilis po niya mag-load. Yun lang po yung tutorials natin ngayon. Sana makatulong sa inyo kung paano po i-remove yung CGNAT. At huwag nyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para lagi kayong updated sa mga bagong videos, tutorials na i-upload ko. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.